guys, this is Mama Jobs. For today's video, gagawa ako ng kakanin at ito ay ang bibingkang malagkit with cheese. Kaya kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa paggawa ng kakanin. Bye muna! Tayong glutinous rice or malagkit. Meron tayong gata, brown sugar, cheese, at gagamit din tayo ng water. So, start na tayo magluto, guys. So, ngayon, guys, isasalang natin itong rice. Ayan. Ayan, pagkasalang natin ng rice, i-add na rin natin yung gata. Guys, itong water ko is 1 1/2 cup ng water. Tapos, itong gata is 2 1/2 cup ang ginamit ko. So, ngayon, sasainin natin itong malagkit. Parang gagawin natin biko. So, watch nyo na lang guys. Habang niluluto ko to. Ngayon guys, nakikita dyan, nag-start na pumulo itong gata. So, ang gagawin lang natin ay continuous natin itong hahalo-haloin para hindi dumikit yung rice. So guys, itong fire ko, nasa low heat lang ako ha. Hindi ko nilakasan yung apoy. And then, in-next na natin itong sugar. So, 2 cups of sugar guys yung ginamit ko. Mamaya ulit, gagawa pa rin tayo ng pan-toppings. Hintayin pa natin itong maluto. Siguro mga ano na lang to. Mga 10 minutes na lang, luto na itong malagkit natin. Tapos, ang in-next naman natin ngayon ay yung pang toppings. So, halo-haloin pa rin natin. Ayan. Parang mag-i-style bico na siya, guys. Guys, ito, halo-haloin pa rin natin. At malapit na rin itong maluto. Ayan. Non-stick pan naman kasi yung ginamit ko, kaya hindi rin naman din ito ididikit sa pan. Yun nga lang, para maging pantay yung pagluluto niya. Pagkakaluto niya, kailangan halo-haloin natin. So, ayan na guys, luto na itong ating malagkit. So, ang gagawin natin next, ipa-flatten muna natin ito sa pan. After nun, gagawa na tayo ng pinaka-toppings niya. So, ngayon guys, ipa-flatten na natin itong malagkit sa pan. Flatten lang natin yan. After nito, gagawa na tayo ng pinaka-toppings niya. Yan.
Ayan, na-flatter na natin itong malagkit. Ngayon, ang next naman natin, bubudburan natin siya ng cheese. Ayan. So, after nito, gagawa na tayo ng kanyang pinaka-toppings. Yung malagkit. Yung matamis pala. Ayan. So, ngayon, gagawa na tayo ng pinaka-toppings niya. Ngayon, guys, lalagyan natin ng 1 1/2 cup na gata itong pan. Ayan. And then, maglalagay tayo ng 1 cup na brown sugar. Ayan. So, tutunawin lang natin yung sugar at hayaan natin maging caramelize itong pinaka-toppings ng ating bibingkang malagkit. Haluin lang natin hanggang maging caramelize itong pinaka-toppings ng bibingkang malagkit. Ayan na guys, halu-haluin lang natin itong pinaka-toppings ng ating bibingkang malagkit hanggang ma-achieve natin yung tamang lapot ng kanyang toppings. Ayan. After nito, i-bake pa natin ito. Pwede na natin itong i-topping sa bibingka. Nakikita nyo ganyan na siya kalapot. Pwede na. Ayan na. Ita-toppings na natin itong pinaka caramelize nating gata at asukal. Ayusin lang natin. Flatten. So, ang next procedure na gagawin natin ay itatoppings naman natin itong cheese. And then after nito, pwede na natin siyang i-oven. Preheat na natin itong oven. Ngayon, ilalagay na natin itong bibingka. Ayan. So, set natin ng 20 minutes. Check na natin, guys. Ating bibingkang kanin, ire-rest muna natin to at mamaya ikakat na natin. Ito na ang ating cheesy bibingkang malagkit. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell
And please don't forget to share, guys. Bye!